Welcome sa Movieflix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang film na zombie thriller na pinamagatang Extinction. Nagsisimula ang pelikula sa isang apokaliptik na mundo kung saan laganap ang mga zombie. Dahil napakabilis ng pagkalat ng virus, nanganganib na ang kaligtasan ng tao. Sinusubukan ng militar na ilikas ang mga nakaligtas na tao sa ligtas na lugar, ngunit may isang aksidente sa daan. Ang boss sa harap ay biglang huminto sa paggalaw sa hindi malamang dahilan, at ang mga sundalo ay gumagamit ng walkie-talkie para halos tumawag ng walang anumang tugon. Agad na binalot ng takot ang buong karwahe, at sa harap ng mga natakot na nakaligtas, sinabi ng sundalo na normal ang lahat ngunit hinayaan din silang manahimik. Pagkatapos ay lumabas pa siya ng sasakyan mag-isa para tingnan ang sitwasyon. Hindi nakakagulat na hindi na siya bumalik, lalong nagpanik ang mga taong nagpapanik. Ang isa pang sundalo ay tumawag sa walkie-talkie at wala pa ring tugon, kaya muli siyang lumabas sa kabila ng pagtutol ng mga tao. Saktong paglingon niya para hilingin sa driver na isara ang pinto, biglang may zombie na tumalon sa kanya at inatake siya. Nakagat ang sundalo at hindi sinasadyang binaril din ang driver. Nagkagulo ang karwahe, natigilan ang lahat nang pumasok ang zombie sa sasakyan. Si Patrick lang ang humakbang para pigilan nito, buong lakas niyang itinulak palabas ang zombie at isinara ang pinto. Hindi matagumpay na sinubukan ng zombie na buksan ang pinto at agad na nawala sa paningin. Nahulog ang boss sa harap, alam ni Patrick na hindi ito ang paraan, at kailangan niyang kunin ang baril sa katawan ng sundalo para iligtas ang sarili. Kaya't hiniling niya sa kanyang kaibigang si Jack na tulungan siyang magbantay at nagpas siyang buksan ang pinto at bumaba. Ngunit nang kukunin na sana niya ang baril, biglang nag-mutate ang nakagat na sundalo. Sa sandali ng krisis, nakuha ni Patrick ang pistola ng sundalo at nagpaputok ng ilang putok upang tapusin siya, ngunit ang tunog ng putok ng baril ay hindi inaasahang nakagambala sa mga zombie sa boss sa unahan. Sinubukan ni Patrick na sumakay sa kotse, ngunit isang walker ang tumalon sa kanya sa lupa. Mababaril lang niya ang zombie at magtago sa ilalim ng boss. Ngunit ang mga nakaligtas sa boss ay nagkaproblema. Nabasag ng mga zombie ang bintana, at ang maliit na compartment ay agad na naging inferno, at ang mga nakagat ay na-mutate sa loob ng ilang segundo. Ang ilang mga tao ay nakipaglaban upang makalabas, nalaman lamang na ito ay mas mapanganib sa labas. Sa kaguluhan, natagpuan ni Patrick si Jack ngunit hindi nakita ang kanyang asawa at mga anak. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang asawa ay nasa ilalim ng pagkubkob ng mga zombie. Bagamat dumating si Patrick sa oras upang iligtas ang mag-ina, ang kanyang asawa ay nakagat ng mga zombie. Sa kabutihang palad, pinutol ng dalawa ang kanyang braso sa oras upang pigilan ang pagkalat ng virus. Maswerte silang nakaligtas sa sakuna at nakahanap ng ligtas na tirahan. Ngunit ang natitirang bahagi ng kanilang buhay ay hindi ganoon kadali. Hindi na-appreciate ni Patrick ang mga taong nasa harapan niya nang makaligtas siya. Nagalit ang kanyang asawa sa kanyang pagiging irresponsible at unti-unting nagkakagusto kay Jack. Napansin ni Patrick at nagkaroon ng matinding away sa kanyang asawa. Naghahanap sila ng mga gamit nang maghiwalay sila. Ngunit ang kanyang asawa ay inatake ng isang zombie sa daan pabalik at namatay. Sinisi ni Jack si Patrick sa pagkamatay ng babae at inakusahan siya na hindi siya karapat-dapat na maging asawa ng babae, hindi banggitin ang isang ama. Kaya kinuha niya ang anak ni Patrick sa kapitbahay. Sinisi ni Patrick ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang asawa kaya hindi niya ito pinigilan. Lumipas ang 9 na taon sa ganitong paraan, habang bumaba ang temperatura ng mundo, pumasok din ang lungsod sa panahon ng yelo. Halos lahat ng mga zombie ay namatay dahil hindi sila maka-adapt sa sobrang lamig ng panahon. Lumaki na ang maliit na batang babae na minsan ay nakalamuti ng damit. Kahit na magkapitbahay silang tatlo, hindi pa sila nagkikita sa loob ng 9 na taon. Inakala ng dalaga na si Jack ang kanyang kapanganakang ama. Hindi sinabi ni Jack sa babae ang totoo, at hindi kayang harapin ni Patrick ang kanyang anak dahil sa guilt. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pangangaso at ang kanyang mga gabi sa pakikipag-usap sa kanyang sarili sa radyo, umaasa na makahanap ng higit pang mga nakaligtas. Ngunit walang sagot sa radyo, sa kabutihang palad, mayroon siyang aso na makakasama niya. Bagamat malapit ang dalawang pamilya, ibang-iba ang kanilang pamumuhay. Karaniwang palpak si Patrick,
ngunit isinasabuhay niya ito ng lubusan. Sa kabilang kamay, sinusubukan ni Jack ang kanyang makakaya upang mapanatili ang buhay bago ang katapusan ng mundo. Karaniwang tinuturuan ang batang babae upang matuto ng kaalaman. Gayunpaman, kumakain sila ng marami bilang karagdagan sa delatang soybeans at bigas o delatang kamatis. At bigas, at maliit din ang dami, kulang lang kumain. Sa tuwing nakikita niyang puno ng pagkain ang tiyuhin, naiinggit ang dalaga. Ngunit pinipigilan ni Jack ang anumang pakikipag-ugnayan sa pagitan nila. Kahit nakikipaglaro sa aso sa tabi ng bahay, palihim lang nagagawa ng dalaga. At lahat ng ito ay nakita ni Patrick sa kanyang mga mata. Bagamat hindi niya kayang harapin ang kanyang anak, palagi niya itong iniisip. Tuwing may kaarawan ang kanyang anak na babae, pinapatugtog niya sa radyo ang birthday song at tahimik na naghahanda ng cake para sa kanyang ipagdiwang sa katabi. Ngunit ang buhay na ito ay hindi nagtagal, isang gabi, nagising ang dalaga sa isang ingay. Tumingin siya sa bintana at nakita niya ang isang humanoid monster. Ang eksenang ito ay labis na natakot sa dalaga, buong gabi siyang puyat. Kinaumagahan, nagising si Jack at buong gabi siyang natagpuan sa ilalim ng kama. Sinabi ng batang babae kay Jack ang tungkol sa zombie na nakita niya sa gabi, ngunit naisip niya na binabangungot lamang ito. Dahil ang mga zombie ay matagal nang nawala sa lamig, imposibleng lumitaw muli. Hindi nagkataon na si Patrick, gaya ng nakagawian, ay nagpunta sa mall para kumuha ng mga gamit at nakakita ng halimaw na umunguya ng mga bangkay ng hayop. Sumama ang pakiramdam niya at tumakbo palabas kasama ang kanyang aso. At natagpuan din sila ng halimaw, buti na lang at nasara niya ang pintong bakal sa oras sa huling minuto. Pero parang hindi ito pinipigilan ng bakal na gate. Nagmamadaling tumakas ang aso at ang lalaki sakay ng car ata. Sa daan upang makatakas, lumingon paminsan-minsan si Patrick, natatakot na baka sundan siya ng halimaw. Dahil dito, hindi niya pinansin ang mga sagabal sa kanyang harapan at agad na tumalikod. Pagmulat niya ay naabutan na siya ng halimaw, ngunit hindi ito agad umatake bagkus ay sumubsob sa car ata ng tumunog. Parang may naintindihan si Patrick, biglang may putok ng baril, at agad na naakit ang halimaw dito. Ang mga nakaligtas ay naging bagong species, habang nawalan sila ng paningin, ang kanilang pakiramdam ng pandinig ay lubos na pinahusay. Ang tunog ng mga putok ng baril ay si Jack na nagtuturo sa mga batang babae na magsanay ng pagbaril. Hindi nila alam na ang tunog ng putok ng baril ay nakaakit ng isang kikilakilabot na bagay. Sa pagkabalisa, nagpaputok si Patrick ng babala at sumigaw na bumalik sila sa loob. Agad na naalerto si Jack, ngunit sinugod ng zombie si Patrick.